bigyan ng grasya. What do I mean? Diba this year, 2024, El Nino? El Nino ba? Tagtuyot. Dry spell. Kaya napansin ko, ang dami sa mga tao, no, karakal din malangi. Yan, malangi lechura. Kasi El Nino. Siguro next year, they will look better. They will be refreshed. Pero kayo nagbibiro ako, El Nino will bring to lead us to drought. I think many plants will die and wither. Langila po't mga mati. That's why kayo po mga plantito at plantita, minsan sinasabi ko sa mga ating mga backliners, tugtugan yung masaleser and tanaman. Lalo na yung banda doon, hindi yata naabot ng ating host, no? Kasi summer. Summer na talaga. Mainit na. March na. March na bukas. First Friday, March na bukas. Talagang mainit. Kailangan na the water will be always delivered sa mga alana, yung mga halaman natin dyan. Sayang kasi kung mamamatay lang, di ba po? These challenges may manifest yung mga tao pag nagkakasakit tayo, nawawalan, o meron tayong problema sa relasyon. Minsan we experience desert dryness in our life. Scorching heat. Parang di tayo masaya. Parang may kulang. Parang napakalayo ng Diyos. During these moments when God may appear distant. Or where the Lord seems to be shrouded by darkness, dryness, if I may say. It is important to cling steadfastly and to trust to your right connection, ang Diyos. Pwedeng may connection ka sa mga ospital, sa mga simbahan. Pwede may connection ka sa simbahan, may connection ka sa gobyerno, may connection ka sa mga bangko. Pero pinakamaganda, you are connected sa Diyos. Because during these challenging times, yung mga El Nino sa buhay natin, mga tagtuyot, we continue to extend our roots towards the real source of life. Upon the source of living water that you may already be collecting in your life, to reach out to the divine source for strength and sustenance. Ang binasang first reading ngayon, napaganda from Jeremiah 17, 5-10. Maganda po yung pagkabasa ng ating nagbasa na lector. Parang sinasabi, favorite quotation ko to from Jeremiah 17 verse 8. Sabi niya, in the year of drought, it shows no distress. It's like a barren bush in the desert that enjoys no change of season, but stand in a lava waste and salt and empty earth. Pero sabi niya, blessed is the man who trusts in the Lord, who hopes in the Lord. He's like a tree planted beside waters that stretches out its roots to the stream. It fears no heat when it comes. Its leaves stay green. And in the year of drought, it shows no distress and yet still bears fruit. Napaganda ng halaman, sabi niya, na malapit sa tunay na pinagdadaluyan ng tubig. Ang kanyang ugat umaabot doon sa may sapa. Kung may tubig yung sapa, to the stream. Kahit dumating yung summer, El Nino, dumating yung tagtuyot, is connected, may connection sa tunay na pinanggagalingan ng buhay. Hindi siya natatakot, no worries. Because the connection is really from the source of life. Jeremiah employs vividly the imagination to inspire people of Jerusalem to emulate except that one who trusts in the Lord. Magtiwala po tayo sa Diyos. Huwag po tayong magduda. Do not cut the connection with God. For by envisioning themselves as trees planted beside a water source, stretching their roots to the stream, they can store that life-giving water that they need. Ang salita ng Diyos, ang grasya ng Diyos sa buhay natin, ang ating Eucharistia, ang ating pagdarasal. These are the source of our life, our spiritual life, if I may say. Ito po sana ang ating
inspiration sa first reading from Jeremiah 17, 5-10. May darating sa buhay natin, malangi, alang-ala, hindi tayo masaya. You are alone in a crowd. Para may kulang. You can have the connection. Marami naman akong kilala. May connection naman ako, pero parang kulang. Because the real recollection, the right connection, is to be connected with the real source of life, our God. Let this be our good news. Let this be our invitation. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.